Ako po si Greco Belhica, ang nagpatanggal ng pork barrel at DAP sa Supreme Court. Siya si Greco. There are more corrupt officials now than there were before. And it is because of the pork barrel system. He's a pastor, but people say he could have been an actor. Hinulma ng pananampalataya at disiplina. Subalit, ang lahat ng public land sa Nakatiwangwang, hahayaan natin pakinabangan ng mga taong gustong magtanim. Kung gusto po nating magbago, uunahin nating alisin yung mga taong magnanakaw. Eh, may prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. Takbuhan ng mga biktima. But this has been the intention of every politician to get into office, is to get their hands on pork barrel. The only reason that we remain very poor in a very wealthy nation is because of corrupt politicians in government. Sumbungan ng inaapi. Para ang tao hindi tinatawid sa hirap, kundi naaahon sa hirap. Nangako. Ito yung nag-expose ng korupsyon sa military. Hinarang ang katiwalian sa ngalan ng Diyos at bayan. Pinapatakbo ko, ayaw eh. Na totoo. Bira yan sa tao, inclusive. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Sumigaw laban sa pang-aabuso. Huwag magbebenta ng boto dahil ang mamimili ng boto magnanakaw sa gobyerno. Kakampi ng pamahalaan. And si Greco Belhica, who was one of those who fought the DAP before, nanatili sa tawag ng laban. On Monday, we will be going to the ombudsman to file criminal charges against the cases na we held. Ipinaglaban ang katotohanan. That the pork barrel system is unconstitutional. Hindi magpapatina. Sobrang na pong krimen dito sa ating bayan. Ipaglalaban kong ibalik ang parusang kamatayan sa kurbantuman. Pagsubok at laban. Sana magsama tayo hanggang matapos ang serbisyo ko sa gobyerno. Siya si Greco. Ang bantay ng bayan. Okay, magandang umaga. Umaga, gabi ho sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan na PACC Commissioner Greco Belhica. At kaya po ng atin pong napag-usapan noong nakaraang linggo. Well, the show was brought about because of napakaraming, meron raw, you know, there are a lot of people daw asking how to reach us o paano magko-complain sa pamahalaan or makakaabot sa PACC para sa mga corrupt practices, corrupt government officials. Well, so sinubukan po namin ang Facebook and naririto na po kami ngayon. Nandito na po tayo ngayon sama-sama dahil after that first try, trinay lang po namin yan eh. We got a lot of response and we received a lot of reports na amin pong inaksyonan. Ayun po, kaya ngayon nag-usap po kami ni Senator Bongo. Hindi na Senator-elect, ano? Senator Bongo, congratulations. And paalam po kami sa ating Pangulo na sir, para mas maaabot po natin ang mas maraming audience at mas maraming tao, lalo na abroad. Kung pwede bang gamitin natin ang Facebook. And ito nga po si Sec Martin. Thank you, Brother Sec Martin Andanar, for fixing this up. And sa RTVM crew and staff, kay Sir Demic. Sir, thank you for putting this all together. So, every first day of the week, Monday, or first working day of the week ng Monday, sama-sama po tayo rito around 7 to 8 p.m. 7 to 8 p.m. po. Pwede po tayo mag-Facebook Live. So through RTVM at sa akin page, and for para pag-usapan natin yung inyong mga complaints and report, ilagay niyo lang po yan sa ating comments section. Babasahin po natin kung ano po ang inyong mga komento, ano po ang inyong gustong sabihin or i-report. Susubukan po natin tugunan. Kung hindi, you can come to our office, but also you can contact us or call us or text us at our hotlines. Kami po ni Senator Bong, before he became senator, put up a group called the Truth and Justice Coalition. Ito po ay tinatag namin para magkaroon, para maka
tulong or mayroong participation po ang mga, what do you call this, mga private sectors and private group na gustong tumulong sa korupsyon. So, tumulong sa paglaban sa korupsyon. Opo. Okay, so you can contact us and text us at 0945-254-1549. Next week, we'll post na po namin sa screen yan. Yun. And, or 0961-189-6299. You can also email us at info@tjc.com. You can reach us at our Facebook account. Oh, wait, sorry. info@tjc.ph. Yan po. At pwede nyo rin po kaming i-reach sa aming Facebook account sa Greco Bellica fanpage or sa Truth and Justice Coalition. Every Monday, basta po merong pasok, wag lang maka-cancel ang pasok, pwede nyo po kaming puntahan. Pwede nyo po akong puntahan sa aming opisina, sa PACC. Diyan lang po yan sa Intramuros, sa Palacio de Gobernador, more popularly known as the Comelec Building. First floor, andyan po ako from 10 o'clock hanggang 5 p.m. First come, first serve. You know, you can come to the office at any time. You just look for Ferd. But then, if you want to meet me, at ako po, gusto nyo ako makita at makausap, I will be there ng Lunes po. Pag walang pasok ng Lunes, I'll be there Tuesday to personally attend to your reports and your complaints. At wag mo kayong matatakot na, yun kasi normally problema, natatakot dahil yung safety. Of course, we have ways to keep your identities in confidence. Hindi natin ilalabas po yan. So you can just come there and bring your report, or sana if you can bring a formal complaint and attach your evidences. At the same time, I just like to, okay, meron ho kami mga shows that you can also you can also follow us. Meron po tayong show sa DZRH, ang Ireklamo kay Greco. That's every Sunday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ayan, nasabi ko na po tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, first come, first serve, ang atin pong People's Day. At meron po tayo every Monday, or basta dito po sa RTVM, sa Malacanang, ang atin pong programa, Isumbong kay Digong with Greco Bellica tuwing Lunes ng alas 7 or alas 8, o hanggang alas 8 po. Ng gabi. Okay, sa to maraming good day. Sabi good day Sir Greco, Gina Moda. Maraming salamat sa inyong pagbate. Anyway, ano pong tawag nito? Okay, konting discussion lang. Konting discussion lang. Ang PACC po, kami, ako sa commission, meron po kaming jurisdiction. Ang jurisdiction lamang po namin ay presidential appointees or yung mga salary grade 26 pataas. Ito po yung mga opisyal or mga empleyado ng gobyerno ng Pangulo po mismo ang nagtatalaga or nag-appoint. The rest po, wala po kaming jurisdiction dyan. Subalit, pag ito po may kompromiso or merong kakutsaba ng mga government officials, kahit mas mababa ang kanila pong rango, ay pwede rin po namin imbestigahan. Anyway, ito po i-re-recommenda namin sa Pangulo at ipapasa sa Ombudsman or dun sa agency concerned na nakasasakop sa kanila. Makakaom sa akin na Ombudsman. And sa amin po sa PACC, ang bilin po ng ating Pangulo at ni Senator Bongo ay wala pong pilian. And in these last 3 years of the administration of President Duterte, we will be merciless against corrupt officials. We will show no mercy. Kaibigan na akong kaibigan, nagkasama na tayo nung kampanya ako, nagkasama, but if you get involved in corruption,
talagang maghihiwalay po tayo at we will be you know, kung ano sinabi ng batas, yun po ang ating gagawa, wala pong pakiusapan. So, yan po ang servisyo ibibigay natin. You know, and wag ko kayo maniwala na may lakas-malakas kay Pangulo dahil ang Pangulo, paulit-ulit po namin nakita na you get involved with corruption, whether kaklase kanya, kaibigan, or kakilala niya, talagang kawawa ka. Iwanan ka niyan pag you get involved in corruption. Anyway, meron po tayong special guest ngayon, ngayong gabi. Newly appointed Director General of the ARTA or the Anti-Red Tape Authority that was newly created last year. At ngayon, finally, after the long wait, someone has been appointed to the position. Ang abogado ng bayan, newly appointed ARTA Director General, Attorney Jeremiah Belhica is here. Magandang gabi, Jeremiah. Magandang lalaki tayong lahat. Tsaka sa lahat ng mga nakikinig, ako'y bumabati sa inyo. And also, nagpapasalamat ako ulit kay Presidente sa ating Pangulo at sa ating pong Senator Bongo sa kanila pong pagtitiwala sa atin. Hindi lamang po sa pagbibigay po ng pagkakataon na tayo makapaglingkod against corruption, but now it's against yung walang kapararakang useless government bureaucracy or red tape. So kanina nung aming oath taking, sinabi ni Presidente, pinag-express na naman niya kung gaano siya kagalit doon sa mga government official na nagpapahirap ng buhay ng tao. So yan po ang basically mandato natin sa Anti-Red Tape Authority. Okay, sa kapal ka napakagandang batas sa ka nito po, sa kaalaman, para sa kaalaman ng lahat, ano ba ang tinitingnan ng ARTA or ano ba ang batas, ano ba sinabi ng batas? Okay, simulan natin siguro yung bagong batas na ipinasa last year. Yung Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Act or Law. Mm-hmm. Na kung saan ito COM ay isang culmination ng iba't ibang mga batas patungkol sa red tape. Okay. No, na marami tayong naging batas noon tungkol sa red tape, pero ito yung pinakabago at pinakamatibay, may pinakamataas na penalties. Let me just explain siguro maintindihan ng tao kung ano ibig sabihin ng red tape. Ang red tape po ay ito yung ibig sabihin na pagkakaroon ho ng mga labis na mga sistema o procedures at regulations na kahit na hindi na kailangan pero hinihingi pa rin sa iyo ng gobyerno, na ang resulta po na to ay nagpapahaba, nagpapatagal, at eventually ay nawawalan ho kayo ng gana dun sa processing po niyan. At ito po ay nagiging sanhi din po ng corruption. So sa mahabang panahon, naririnig natin ng red tape at nilalabanan ng iba't ibang administrasyon, pero sa pamamuno ho ng ating Pangulo sa administrasyon na ito, record time, within 2 years time, nakapagpasa ng bagong batas po laban sa red tape. Ito nga yung Ease of Doing Business na batas, o yung RA 11032. Now, doon po sa batas na yon, create din po yung tinatawag na Anti-Red Tape Authority. Sure. Na kung saan ang iyong lingkod nga po ay ngayon ay hindi ka pa appointed. Nakakapasok ng opisina. Ngayon ka pala nag-OT sa Pangulo. Oo, hindi pa po. Kino-congratulate ko pala ang lahat ng pamunuan ng ARTA. Itong last year sa pamumuno po ni OIC, OIC, DDG po si Nes Perez. Na sa kabila ng walang appointed na DG, tsaka wala pang IRR kasi wala nga DG pa, nakapag-perform sila ng maganda, and I'm really looking forward na makatrabaho po ang bawat isa dyan sa atin at talagang maisulong po. So, going back dun sa original na tanong na ano ba ang ginagawa na itong ARTA? Napakadami po. Ang bawal? Bali, ano ang aabangan ng taong bayan? Okay. Ayon dun sa batas, okay. Com Greco, ang lahat ng government
transactions, lalong-lalo na yung mga business transaction na kumukuha ka ng permit, okay, kumukuha ka ng application para sa lisensya, lahat, certificates, no? Mula, clearances, mula sa barangay, mula sa local government, mayor's office, LTO, okay, BIR, lahat, okay, ng government offices. Pati, okay, sige. Mm. So, pati court? Administrative muna. Administrative, kasi tama, yung judicial po, tsaka quasi-judicial, hindi ho natin pwedeng pakialaman yan dahil, okay, sinusuri po ang mga, okay, issues yan. So, now, mga permits, clearances, ano pa ba? Licenses, okay. So, lahat ho ito, alam ho natin na meron ho itong mga rini-require na mga process, tsaka mga dokumento. Ngayon, ang nangyayari po niyan, miski minsan, kumpleto na yung dokumento mo, uh-huh, ayaw pa rin ilabas yung papel. At okay, minsan, kinomplay mo na yung hinihingi nila, pagbalik mo na naman, sasabihin na naman sa'yo, kulang pa. So, bawal yon. So, bawal talaga yun. Okay. So, ganun ho nangyayari. So, ngayon, dun ho sa batas ng RA 11032, binigyan ho ng period lamang kung saan, ayun, dapat aksyonan ng lahat ng government offices, okay, ang mga application kung ito ay kumpleto na. Yun ang keyword, kumpleto na. Mm. Nagbayad ka na, tinanggap nila lahat yung dokumento, binigyan ka ng checklist na kumpleto mo lahat yan. At ang period po na yan ay 3 days, kung ito po ay ministerial na lamang ang trabaho nila. Okay. No? Kung simple transactions, no, yung ministerial na lang, wala na silang hihingin. No? Kung ito naman ay complex transaction, 7 days po. Okay. Ano po ang mga complex transaction? Iba-iba ho ang mga complex transactions. Depende po sa mga agency, sa mga, okay, opisina. Pero ang one example, complex transaction, ano yung example? Example naman, siguro yung sa mga fire, yung fire, sa mga, yung kapag ini-inspect yung iyong bahay, kasi tinitingnan kung compliant yung iyong bahay sa mga fire regulation at hinihingan ka ng certification na ikaw yung compliant. So pagka humingi ka ng certification sa fire na okay ka na, they have 7 days to sila yung mag-release. Oo. 7 days release po. Or respond? Aksyonan. Ibig sabihin, sabihin lang kung ito po ay denied or approved. Okay. Dapat may sagot within 7 days. Pag simple transaction, 3 days. Oo. Tapos, ano po yung 20 days, sir? Pag 20 days naman, ito yung mga highly technical. Okay. Ibig sabihin na to, ito yung mga transaction that involves public safety, okay, public health, na hindi basta-bastang pwede mong solusyonan ng 3 o 7 araw. They are given 20 days by law, itong RA 11032, to approve or to deny yung application. Okay. Now, what happens sa ibang mga skeptic dyan sabihin, ano naman mangyari dyan kung hindi sila mag-comply? Mm. Meron akong karampatan. Ito ang kagandahan dito sa batas. Ang karampatang mangyayari po niyan, okay, is that automatically, ang inyo, okay, pong application na kompleto na ang dokumento, kapag hindi ho inaksyonan dun sa prescribed period, automatically deemed approved by law. Yung 3-7-20-day rule, deemed approved. Approved na yung application, okay, mo. Teka lang. Meron tanong dito, DG. From Rosemary Doring, red tape, lahat ba ng government offices lahat, yan? Lahat po. Lahat, local. Pati local yung national, mga barangay, no? Barangay. May ikinang barangay permit, certification, ayaw ko, pinagbalik-balik ka. Pag kumpleto na yung dokumento at hindi po rin nila ito inaksyonan, red tape, okay, po yan. Sir, ito, meron tayo. Putulin ko, magtutuloy si Attorney Jeremiah, si DG. Pero ito from Chevy Mabini. Attorney, please help us. Sa dami na requirements ng LTFRB. From TNVS Community. Okay, sobrang dami na requirement, attorney. Is that red tape? Yes. Ang red, okay, tape ho, kapag mga useless ang kailang mga requirements. Paulit-ulit, hindi naman kailangan. And it actually does not serve its purpose already of regulating the industry. Now, kasi minsan, meron, okay, ho... Ma'am, kung sino yung kanina nagpadala sa... sa TVN, sa TNVS, yung help us by giving us the requirements that you're talking about po, padala nyo po sa opisina namin, you can send it here sa RTVM or you can
send it to my in my office sa PACC po, Senator Moose, or you can send it to Attorney Jeremiah, or you can email it us email it to us sa TJC at info.ph. And lastly, anyway, Attorney, sulatan na lang yung LTFRB, pakita na lang sa atin. I-ano ko lang about sa TNVS, no? Dahil nakarating na ho ito sa ahensya na alam ko ay nagkaroon ho ng pulong kung hindi ako nagkakamali nung Sabado. Although, hindi po kasi ako nag-assume. Pero isa po ito sa unang-una po nating tatalakayin dyan, no? Okay. Sa pagpasok po natin. Anyway, time out. Anyway, papakuha po kami ng listahan ng ganun and we will forward to ARTA, DG ARTA. And anyway, ganito ang mangyayari dyan. Ang ARTA at ang PACC magkakaroon ng pagtutulungan para po masolusyonan ang mga problema natin. So ang tulong pong hihingi namin sa ating mga kababayan, that's why we have this show. I report. So yung mga ganitong report po ay mahalaga sa akin. Maraming salamat po sa vote. Sige, okay. DG, tulong. So, tuloy po ako. So ano hong mangyayari kapag hindi ho inaksyonan? By law, it is automatically deemed approved. Ibig sabihin, aprobado na po yan ayon sa batas. At hindi lang ho dyan nagtatapos. Ang matindi ho dito ay binibigyan ho ng suspension na penalty ang mga... Yun. Let's talk about penalty. So, ano mga penalties for violators? Government offices who would not comply with the RA 11032, sila po ay sususpende 3, 7, 20 days. Sila po ay maaaring masuspende. Suspend? One? Six months. For the first offense. Okay. Pag inulit ho nila ito, maaari ho sila matanggal na sa trabaho. Dalawa. Dyan, this permanent disqualification to hold public office. Permanent disqualification po. Okay. At meron pong kulong pa. Kahit sino po ito, ha? Mataas official, mababa. In fact, ang sabi ho sa batas, okay. Hindi lang yung rank and file na nagpo-process, pati ho ang head of agency ay maaari. Pero ito nga po ay isa sa mga bagay na kinakailangan ma-implement na kaya yung IRR, yung Implementing Rules and Regulation, ay agad ho nating i-review at ito po ay pipirmahan natin. Isa po ito sa unang-una ho natin kailangan ng matawanya. So head of agency ang affected. Okay, meron lang ha, from LGOFIA, hello Com Greco, please do a secret monitoring LTO in Makilala, Kidapawan, and Digo City. Sige po, we'll do our best. I suggest po, para makatulong po ang ating mga kababayan, yung mga ganitong report, please send us a video or pictures in our Facebook sa Greco Bellica fanpage or saan pa ba pwede, sa TJC, Truth and Justice. Kitapawan, napakalayo po kasi nito eh. So, please help us, send us videos. Tapos, gawa niyo po kami ng report, padala niyo po sa amin sa email. Okay, hello and hi to Lumari Crea from Tacloban City, Kato Chiaki, Tokyo, Japan. Hi! Jennifer Ichikawa, Japan. Judy Reese sa UK, Rosemarie Doring na Singapore. Magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for watching. Sige lang po, bato lang po dyan at pipikapin natin yung makikita natin. Ito po, merong, sir, yung email ng Dolly od_bll@yahoo.com hindi po nagana, sir, pag-send ng email about sa concerns. Sige po, please write us a, sulatan niyo po kami sa TJC at info@tjc.ph dun po at so we can forward to Dolly. Okay, ano pa ba? Okay, tuloy mo lang. Okay, ako may gusto lang akong sabihin talaga na nung kanina may nag-interview sa akin na isang radio station, nabanggit ko nga dun sa usapan namin kanina that the biggest party that sabotages the economy is not the private sector but the government itself. Ano ba ulit nga? Ang pinakamalaki na nagsasabotahe ng ekonomiya ay hindi ang mga pribadong private sector, pero yung mga government officials that promotes red tape na nagpapahaba at nagpapahirap sa mga taong gustong magnegosyo. Okay. Dahil mga kaibigan, isipin niyo po, dahil sa hirap po na magsimula ng negosyo, dahil sa hirap po na magpa-rehistro ng mga bagay na para sa inyo, invention ninyo, because of that,
there are many businesses, great businesses that were never started. There were careers that they were never launched. There were ingenious inventions that were never put to fore sa ating lipunan dahil sa pahirap ng mahabang proseso at yung tinatawag nating red tape na hindi naman ito talaga nakatutulong. Kaya nga, ang problema lang dyan, hindi mo nakakwantify minsan, Comgreco, na ganun kalaki pala yung damage ng inaabot niyan. Ano pa ho, no, bukod ho doon sa mga hindi ho na-ilance ng mga negosyo, hindi ho na-ilance ng mga invention, eh pati ho yung oras na sinusunog ng mga tao na kung sana tatlong araw lang, pitong araw, maabot ang anim na buwan, isang taon, eh bandang huli, sasabihin na lang sa'yo kasi maglagay ka na lang. Ayun, pagka ganun na po ang usapan, you let me know, punta ho kagad kayo sa opisina ko, tawag po kayo kagad sa mga telepono, narito po sa inyong harapan, at ako po ang magdadala ng pera sa kanila. Sabay dadamputin na po natin sila. So, sobrang mga government officials na nakikinig ngayon, sobrang galit po si Presidente dyan. Kanina, galit na galit ang Pangulo, kaya tinayo ang ARTA. Kaya po talagang ano siya, meron po talagang direktiba po na madaliin, no? Na talagang kasuhan at paghuhulihin po yung mga yan. Okay, meron hong tanong dito, message, Teresa Marigmin. Teresa Maria, sir, pwede niyo po ba akong tulungan sa problema ko? Wala po ito, kinalaman sa politika, niloko po kasi ang tatay ko sa lupa ng isang kapitbahay namin. Sige, punta ko kayo sa opisina, siguro sa Lunes, tulungan po namin kayo. Hindi ko jurisdiction yan, pero pwede po natin sigurong, you need a lawyer. No, we will refer, we can refer it to PAW para po kayo maalalayan. Okay, so, asan na tayo? Ito, sige. Nakakainis ang, ito marami. Ito, watching from Singapore, Rosemary Bungdol Albong During. Maraming salamat po. Okay, shout out to Sir Thor. Oh, thank you for watching, Nena Dalida from Hong Kong. Hello. Ronaldo Tugbong from Spain. Grabe pala talaga to, no? Talang buong mundo. Rica Tecada from Japan. Patricia Bantiga from Attorney Balder, Quezon City. And David Abillar from Marikina. Marikina. Abillar. Kinabati ko rin pala ang aking may bahay at ang aking baby. Hindi ko na banggitin yung pangalan kasi baka sumikat. Yeah. Ayun lang yung sumikat. At binabati ko din po ang ating Secretary General ng Federalismo ng Dugong Dakila Samahan na Glenn Badon is in the house. Yes. Magandang gabi, Sir Glenn. Okay, so, okay, from Emma Castro, how about attorney, pasukat ng lupa, tagal daw po ng approval, 3 months maski kompleto requirements dito sa Pampanga. Paano yung attorney? I-forward niyo po yung inyong reklamo dyan. Kung sinasabi ho nila na kompleto yung dokumento, hinihingi po natin yung mga dokumento, siguro yung listahan. Mahalaga po kung meron kayong checklist na binibigay ng opisina, kung na-comply nyo na po yun, kahit ipadala nyo muna email. Email or sa Facebook po ng Truth and Justice Coalition para makita po natin. Tapos agad po natin yung action. Or you can bring it to ARTA. Si Attorney Jeremiah, si DG will be... Hindi po siya nag-assume. Siguro mag-assume office to tomorrow. You're supposed to be meeting with people muna, you know, para makilala niya, makita ano ang sistema and what's the setup there. By next week, okay na siya. But, you know, the office is already open. You can bring it there. Oh. You can bring it to my office in PACC. Look for Ferd. I'll send it to ARTA. From Tion Rona, magkapatid ba sila? Secret. Secret. Okay. Hindi ba lata sa balbas? Okay. Wow, ang galing. We love your... Okay. Sige po. So, yun po ang gawin natin. Sabi ni attorney, bring your checklist. Bring the checklist. Tapos po, dalhin niyo po yung mga dokumentong yun so that we can assess. Pagkakompleto po yung dokumento on the checklist, yung pagpatagal na ganun, is violative. Oo, kung yung doon sa checklist nyo, katunayan lang na inyong naisumiti na lahat. Okay? Kasi may syempre, hindi lang madadala yung dokumento kasi na-file na nga naman nila. So,
Shout out Mike Punsal, classmate. Thank you for your support. Ito maganda rito sa Arta rule eh, no? Malinaw yung batas, you violate the 3-7-20 rule, tapos ang usapan, you can be penalized by suspension or you can be terminated from office and perpetually banned from serving public office. Oh, elective and appointive 'yan. So pwede dito pwede. Barangay clearance. 'Yan. Ayan, oh, okay. Barangay clearance. Mayor's permit. Permit. Pero yung mga sanitary inspections, clearance, yan. Fire. Kom ang maganda dito. Okay. Ang doon sa batas, nagmamandato ang batas na meron na lang yung tinatawag na BOSS or yung Business One-Stop Shop na kung saan isang application na lang ang inyo pong pipirmahan, i-apply kung kayo po kailangan ninyo yung business permit, naroroon na lahat ng inyong impormasyon at kapag inyo pong i-final ito, kinakailangan nandun na rin ho lahat ng mga dapat takbuhan ng papel ninyo. Sinabi nga, ibig sabihin, isang lugar na, hindi ka na pupunta dito, tapos pupunta ka sa kabilang kwarto, tapos hintayin mo sila pumirma, lilipat na naman sila. So, maximum, ang dapat pumirma is 3 lamang ang pipirma doon sa iyong hinihinging permit. So, nagbigay din ang batas ng prescription na kung ilan lamang. Kasi minsan, 15 na hindi pa hindi ka pa tapos. So parang sana sabihin nung tao nung nag-apply eh sana sinabi niyo na lang na ayaw niyo akong release-an. Okay. 'Di ba dahil sa sobrang dami. Oh ito po, sir, pagkuha ng plate number sa LTO, isang taon ba bago makuha? Hanggang ngayon mag-iisang taon na ala pa rin number ang nabili naming motor. Paano po 'yon? Isang taon nang walang yung plate number daw, one year hindi pa lumalabas. Eh, yung approval, iba ho kasi yung release ng plate number tsaka sa approval, ano po? So, maari dyan, approve na yan, pero yung release lang, yung physical na manufacturing, baka dun sila nagtatagal. Pero, pati ho yan ay sinusolusyonan na ho ng LTO. I believe, simula nung pumasok si Presidente, no, umiksi na ng umiksi yung panahon ng kanilang pagre-release dyan. Before, umabot pa ng 5 buwan, 6 na buwan. Pero ngayon, I think it's even shorter now. Hindi, yung sinasabi, ang paliwanag po, no, yung approval, tsaka yung response, yun ang pinapenalize ng ARTA. Pero yung release ng plate number, I think, may kaso yan or tapos na ba yung kaso? Hindi ko sure. I'm not sure. Pag-aralan po natin, pero kung ang kung yan po ay hindi in-approve, yun po ang, ang problema kasi, gaya po, ipag-usapan natin, ano, yung deemed approved, 3-7-20 days, deemed approved, pero hindi nilalabas yung clearance. O yun. So, parang, ang effect nun, parang wala ka din. So, can that be penalized? Hindi, Arta? Yun ang isa sa mga bagay na nagiging problema, no? Kasi sasabihin nila, oh, ayaw mong i-release yung lisensya ko, yung application ko, kumpleto na. In fact, nagbayad na ako. Ito yung resibo. So, sa batas, approved na yan. Ang problema, if you're going to get that resibo at ipinasa mo sa mga tao, sinabi, oh, anong katunayan mo na may lisensya ka? Ito yung resibo. Sasabihin siyempre sa'yo ng ibang tao, eh, nasaan ba yung lisensya? Nasaan ba yung papel na nagpapatunay? Pero, ito kasi ay sanhi nung bagong implementasyon ng batas na kung saan kinakailangan na bigyan ng directive yung mga government offices to actually release the paper applications already. Kaya nga ang hinihingi pero mo natin. Pero approved na. Approved na yan by law. Approved okay. Na yan by law automatically. So pag hindi nila ni-release yung ano, red tape pa rin yun dahil hindi nila ni-release. Oh, actually, kapag hindi na rin ni-release yun, pwede mo nang i-penalize yun. Pwede na natin kasuhan yan para sila ay masuspindi. Okay. RRW scam sa Region 12, ano na po nangyari? Ano ba yung RRW? Yun ba yung... ano po itong RRW na po ito? Paki-clear lang po. Okay, sige po. Pauline Balbuena from Canada, watching from Canada. Magandang hapon, magandang umaga po siguro diyan. Berna Bacalso and Rob Watson from Canada. Andy Visorde, Frank Hermoso from Makati, and Louis Zubia from Quezon City. Magandang gabi po sa inyo lahat. Erica Villanueva from Ferds. Magandang gabi, Ma'am Erica.
nabati po kayo ng nagmamahal yung fans si Ferds. Uh-huh. Okay. Ako po na nasa gobyerno ko, licensing yan ginagawa ko, pero dami nagalit sa akin sa mga opisina dahil sa opisina namin at ako po ipinatapon-tapon sa iba't ibang opisina kahit permanent po ang item ko na nasa opisina. Okay. So, okay. So, okay. So, anyway, yun nga, sige, hanap pa tayo dito ng... Siguro ipaliwanag mo natin ko yung... Yeah. Yung kahalagahan ng pagkakaroon ng tama lang na regulasyon, tsaka yung hindi excessive na regulation. Alam nyo kasi ang kapag nasa kapangyarihan ng isang tao, meron nakaka-addict kasi yung may kapangyarihan ka maglagay ka ng maragay lagay ng regulasyon para lahat nakikita mo. Nangyayari doon, ipinapahirapan natin ng tao kasi hindi pa sila nagkakaroon ng pagkakamali, ipina-assume mo na nagkakamali sila na meron silang gagawin mali, kaya pinagsasabit mo sila ng kung ano-ano mga papel. In essence, we are penalizing business, we're penalizing growth. So, it has always been a struggle talaga. Pagdating sa pagbabalanse ng pangiilam ng gobyerno, no, ng mga government offices, saka ng ekonomiya. Saka ng ekonomiya. Kasi, tandaan ho natin, ang gobyerno ay nakakakuha po ng pera na pondo galing po sa industry at sa kinikita rin ng taong bayan. I guess it's a reminder to regulators to not to put too much regulation, mm-hmm. especially for economic and business-related transactions. Kasi, you know, the more regulations you put, the more opportunity for a corrupt official to corrupt. And businessmen are not criminals, so let's not make criminals out of businessmen and businessmen making, or let us not make businessmen into criminals. But so what we need to do, kaya sinasabi ng Pangulo, is to simplify, automate systems, yeah, para actually, walang yes. tao-tao, simple by saying isa lang, maliwanag, wag pa ulit-ulit, wag maraming masyadong requirement, wag maraming categories na pinagpipilian. Isa lang dapat para maliwanag. Yeah. Well, you know what? I think the Philippines has increased its level sa one of the best places to live and do business in. And that's it's a big congratulations to our president. Mm-hmm. And his approval rating, I think, has went up again to 68% from 66 on March. 68, congratulations, 68 sir. In July. So, well deserved. Congratulations po, Pangulo. Pangulo Duterte, congratulations sa buong pamahalaan. At para po ma-correct at ma-tweet natin ng ating pamahalaan, patuloy po kayo magpadala ng mga complaints or mga reports. Kahit hindi complaint, kahit report. Okay, meron ditong, sir, session na po, itatanong ko lang, bakit po yung ibang senior citizen, kung may anak sa abroad, ang senior citizen ay hindi po makakatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno? Ganun po ba talaga? Paano ba yun? Senior citizen nasa abroad. So, hindi rin makatanggap yung anak na hindi naman senior citizen nung benefit nung kanyang senior citizen na magulang. Ganun ba ang rule? Hindi ko namin malaman. Bigyan niyo siguro ng konteksto yung inyong katanungan. O, kunyari lolo or anak. Benepisyo galing saan? Yun hong gusto natin malaman. Ito siya po ba ay galing dating government employee? Siguro, sweldo ba yan? Benepisyo, so I suppose, retirado na yung senior citizen kasi... O ito ba ay may requirement ba na dapat dependent ang bata? Baka isa ho yun sa mga sinasabi na kung di na dependent, hindi na ho pwedeng maka-claim na beneficiary. So bigyan niyo po ng context siguro yung katanungan. Siguro sulat siya sa atin para ma-address natin maayos at padadalan po natin. Okay, Com Greco, bakit wala pa po kaming nababalitan na naipakulong na senador na na-involve sa PDAF? Meron na hong nakulong, tatlo po yan, kalalaya lang ng tatlo, but then, tapos, ano yan? Ayan. So, tatlo po yun. Pangalawa, mga kaso pong yan ay sinampan na namin sa ombudsman. So, ang limitasyon po ng aming opisina ay makahanggang makapagsampa sa opisina ng Pangulo, sa ombudsman or sa korte. Pangatlo po, ang aming pang opisina ay walang
jurisdiction sa mga legislators as much as we want these corrupt legislators to be put behind bars, but we have no power to investigate them. And subalit bilang isang ordinaryong citizen, even before my appointment, sinampahan na po namin yan sa ombudsman. And it's not pending with the ombudsman. So panalangin po natin na totoo po yan. Sa akin, ang korupsyon talaga ang nagpapahirap sa ating bayan. At there should be more stiffer penalties for corruption. Papasalamat ako kay Senator Bongo for filing a bill seeking to make heinous plunder. Mm-hmm. But sa akin, ang corrupt dapat talaga pinapatay. So yan po ang we need penalties like that. We need to improve the justice system para mapadali, hindi na iipit ang mga kaso. Kom, may ano lang ako na nabanggit po pala kanina, going back dun sa itong ang sa red tape. Nabanggit mo kanina, Kom, yung automation. No. Isa rin ito ay isa sa mga long term or sabihin natin medium term goal ng batas na ng dito sa ease of doing business na batas na kung saan minamandate na ang bawat local government within the next 3 years kinakailangan is i-automate ho nila ang kanilang business permit system. Dapat po makakapag apply ho kayo online sa mga business permits na kailangan po ninyo sa mga local government. So, 3 years from the passage po ng batas. In fact, ang vision ho na gusto hong mangyari po dito talaga is lahat ng mga transaction mo na ikaw mag-a-apply ng iyong negosyo ay maaari mo nang gawin sa pamamagitan lamang ng iyong cellphone. From the SEC or DTI hanggang papunta dun sa local permits, lahat ay pwede mo nang gawin online sa iyong cellphone at babayaran mo rin sa pamamagitan. So, yun ang long-term goal. Yes, sa tulong yan ng yung DICT. Oh, yeah. Congratulations nga pala sa atin pong dating senador at ngayon Secretary Gringo Hunasan. Okay. Well-deserved. Ito po, from Louis Perez. Sir, attorney, paano po yung sa RD? Registry of Deeds siguro to na for release ng title, requirement received na may OR na din ng payment complete na pero 1 year na wala pa po din. Yeah. Kaysa ng RD, ganun daw tayo, tagal ang proseso. Sige, at so, kalakaran. I-submit niyo po sa amin yung mga proof po ninyo. Yan, file a formal complaint or report. Ano? Saan? Sino? Sino? Yan. Sino? Saan? Sino? Saan? Tapos padala niyo po sa ARTA or kahit bukas, padala niyo sa ARTA or mamaya or bukas pwede niyo email kahit dito sa Truth and Justice Coalition sa TJC at info.ph forward ko po yan sa forward po natin yan sa ARTA. Okay, email yaling po yan kay Louis Perez. Sige, you were saying something kanina. Oh, may nag-message sa com. So, Sir Greco, pakitulungan po kami sa DFA hanggang po ngayon ay di pa po namin na-claim ang blood money claim. Sana matulungan niyo po kami. Okay, from Rafael Montoya. Okay, make a formal report po sa office namin. Dali niyo po bukas, hanapin niyo sa Fed or gawin niyo po yung report na yan so that we can endorse that and make an inquiry about your report po. Maraming salamat. Okay. May PM po ako. Amer Navodlom. Okay, galing kay Amer, meron pong corruption dito sa Polo, Saudi, Kuwait. Okay, sir, please make a report. Lagay niyo po 5 W's and 1 H. Who, what, where, when, why, and how. Tapos papadala niyo sa amin. Lagay niyo rin po ang pangalan niyo at cellphone number. If you are in Kuwait, you can email it to us at info@tjc.ph. From Flores sa Lourdes, gusto ko pong pumunta sa office nyo para sa naging problema namin kay Barangay Chairman dahil sa lupang inaangkin nila. Meron kaming complete papers pero sila wala. Okay, so come to the office. Ang office po namin ay sa PACC. Ground floor, Palacio de Gobernador, Intramuros, Manila. Ito po yung Comelec Building. Hanapin niyo po si Ferd. Dalhin niyo po yung mga dokumento kung wala na po kayo nasulat, naka-address sa akin, na rating,
your reports and complaints. Tulungan po natin kayo. Kung okay. Ipaalala lang natin sa bawat isa, kung kayo po yung magre-reklamo, i-include nyo po yung mga ebidensya. At tsaka, kung kakayanin po ninyo at kayo po you took the first step of letting commissioner know about your problem, eh kung kaya nyo pong tindigan at gawan po mismo ng affidavit ito, punta ho kayo sa opisina po ng Truth and Justice Coalition, tulungan po kayo para kayo po yung makapagsampa ng formal na reklamo. Kasi yung iba kong gustong reklamong text, reklamong, pero pag sinabi mo na ikaw ay magre-reklamo na talaga, ay ayaw na kasi baka raw sila madamay. So, pero yung iba naman, nagpapasalamat tayo. May mga complainants na din tayo sa TJC na talagang, not for anything else, pero talagang tinatayuan nila yung kanilang reklamo. So, another thing, in passing naalala ko lang, papasalamat po kami kay, kinukongratulate ko si Colonel Karamat ng PNP Counterintelligence Task Force. Congratulations. CITF, kasi yung report po sa amin two weeks ago, na meron daw pong mga sugalan na parang binabantayan pa ng pulis doon sa Malabon, ay pinarating po namin sa kanya at inoperate po nila, tinignan, pinalidate. So, inaksyonan po nila at ngayon tumigil na po yan. Malaman nata na umabot sa PACC. Tumabot sa akin ay itinigil bigla ang kanilang operation. So mga kaibigan, ganun po, it's important that we know the 5 W's and 1 H, yung who, what, where, when, why, and how, para po amin po ma-actionan. So, at syempre, pagka kayo po ay pumunta sa amin, huwag nyo naman takutin bigla yung mga kalaban ninyo, na sinumbong ko na kayo kay Com Greco, patay na kayo, pakang kayo na ila President Terrell. Syempre, magagalit po sa inyo yun, eh, no? So, just keep it secret, punta kayo sa amin, and keep quiet. At para po maproseso po natin ang bagay, ang inyong kaso, and if you have the law on your side, then we will have the full force of the law behind you. Yeah. So, and as I've said, we will show no mercy to corrupt government officials. Okay. Ayun, attorney, ito, it's a legal question. Hindi na po ito anything to do with Arthur, pero sagutin lang natin. Attorney, ask ko lang po, pag ang lupa ba na nabili, may kaso sa Meralco at utang, pag nabili na ay wala nang sagutin ng bago owner sa Meralco? Siguro ang katanungan mo ganito, bumili ka ng lupa o siguro bahay at lupa at yung tinitirhan mo ay yung dating tumira ay may utang sa Meralco. Oh, yan. Okay. So ang utang ho na yung binili po ng bahay, no, bumili po ng bahay, wala po itong utang sa Meralco kasi hindi mo naman binili yung utang, maliban kung sa kasulatan ninyo, yung utang ay binibili mo rin, ina-assume mo yung kaniyang liabilities. So, depende sa usapan. Yes, pero ang problema mo dyan is that ang Meralco kadalasan ng mga distributor ng mga public utilities or yung mga basic services na ganyan, ay hindi sila nakakabit ng mga kuryente kung yung property kadalasan ay merong previous na utang. So ano po ang dapat ninyong gawin kung kayo po bumibili ng property? You just have to make sure na yung tao na bibilhan ninyo ng property ay babayaran po yung utang niya. Kasi pagdating ho ng panahon at kayo naman magpapakabit, i-re-raise ho yan ng Meralco laban sa iyo. Hindi ho kayo obligado na bayaran yung utang na yon. Ang problema lang na to, sabihin nila, ay hindi rin kaming obligado na kabitan kayo ng kuryente. Kasi kami ay kinakailangan ay masingil ho namin sila. No? So, yan po ang katotohanan. No? You are not required actually to pay yung hindi nyo naman po utang. At hindi po porque binili nyo yung lupa, ay automatically na kayo po ay may utang na rin doon sa kuryente ginamit nung unang may-ari. Okay.
ito, sana po ma-actionan nyo, Sir Greco, kasi po pinapaasa lang po kami ng mga mag-anak ng namatayan. Marami po kami na hindi na-claim kasi meron po kasi case na di umuusad. Ano po ba meron sa DFA at hindi ma-actionan ang mahal? Okay, Sir Rafael Montoya, please send us a formal report. Come to the office and bring your documents so that we can assess. And alam na, malaman namin kung ano po ang inyong problema at ano po ang magagawa. Okay, ito, from Verson Palacio, totoo po ba na libre na yung NBI at birth certificate? RA 11261, an act waiving government fees and charges in the issuance of documents and requirement in the application for employment of job first-time job seekers. Police clearance and bank clearance, yes. Libre na po ang police, NBI, barangay clearance, medical certificates for public hospitals, birth certificates at marriage certificate, transcript of record, TIN, at saka UMID, yung, ano ba yan? Yung UMID, yung universal, parang, okay. Libre na po yan for the purposes of applying for a job. First time. Okay. So kung ikaw ay 50 anyos na at never ka pa nagtrabaho, first time job seeker din. So siguro pwede man na rin gamitin yan. Ano? Mm-hmm. Pero lalo na sa mga newly graduate, no? Naghahanap ka kasi ng trabaho, kaya sabi ho ng Pangulo at ng batas na pinasa na yan, ibibigyan ka ng palugit. Libre muna yung mga government compliances na yan. Okay. So okay, yung mga nagpadala po sa amin ng mga komento rito, please, na nasabihin namin, please send your report sa amin sa PACC bukas, attach your evidence, look referred, para pumaksyonan natin properly. Okay, so, okay, wala na po tayong oras mga kaibigan, and we'll be back next week. Thank you for tuning in. Dito po sa ating programa, we will continue to improve the program para po masagutan ng inyong mga suliranin. Ito po ang inyong kaibigan. Anyway, again, ulitin ko po, how you can reach us. TJC Hotline 0945. Ayan po, ayan na. I-close up yan. Pwede nyo po kaming or dito. Paki-close up po ito. Ayan. Okay. TJC Hotline 0945-254-1549, 0961-189-6299, or email us at info@tjc.ph, or Facebook accounts po ng Greco Bellica and Truth and Justice Coalition. Okay. Okay. Ito po. Ayan. At tayo po ay nagpapasalamat. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating kaibigan, Secretary Martin Andanar, for having us here, and papasalamat sa ating Pangulo President Duterte and sa ating minamahal na Senator Bronggo for having us here so that we can reach more people. At maraming salamat din lalo na sa ating mga kabayan. Dito kayong punta rito online to participate at ikalat nyo po, sabihin nyo sa inyong mga kaibigan, if they need to reach me, you can do it here on Facebook and send me an email at info@tjc.ph. You can come to my office at PACC po, first floor or ground floor sa Comelec Building, Intramuros, Manila, anytime. Huwag lang Sabado at Linggo dahil wala pong tao doon, pero may gwardiya naman po ata, so you can leave your leave your reports or formal complaint, attach your complaints and attach your evidence. Anong tawag nito? Ano kalimutan? Okay. May nagtatanong, and we also would like to thank the President Rodrigo Duterte for appointing my brother, for trusting my brother, Attorney Jeremiah Bellica, to do the job as Director General for ARTA. Alam niyo po mga kaibigan, maraming mga intrigero, sinasabi na Bellica na naman, ano bang meron dyan? You know,
mga kaibigan, the president is really serious to in stopping corruption. Gusto talaga niyang itigil ng corruption. That's why he put us in these positions. Ito po mga pwesto na ibinigay sa amin ng Pangulo are anti-corruption positions. This is not a moneyed post. Wala akong pera dito. Ako sa office ko po sa PACC, ang operations ko, gastos ko, meron lang kami ron sweldo kami ng staff ko. Ang amin po mga pwesto na ibinigay sa amin ng Pangulo ay mga pwesto na nanguhuli ng corrupt. Nagpapabilis ang sistema, ARTA, ang trabaho po niyang pabilisin ang transaksyon ng tao sa gobyerno or yung mga transaksyon sa ginagawa ng tao with government pabilisin. So red tape is corruption, PACC is anti-corruption. These are positions created to stop corruption. These are the positions that we have. My father, presidential advisor for religious affairs, Bishop Buzbelica, is receiving 1 peso a year. You know, so ito po ay kinuha niya so that he can move among and organize the religious leaders, pastors, ministers na involved sa religion or sa churches who wants to help sa demand reduction ng drugs. Mm-hmm. You know, kasi dalawang aspeto po ang drug, ang anti-drug campaign. Meron supply reduction, yan po ginagawa ng police at PDEA, ang panghuli ng mga drug lords and drug addicts. At meron naman po ang demand reduction. Ito naman po yung counseling, advocacy, ito yung preaching, ito yung kinakausap mo ang tao. Ito po ay trabaho ng simbahan dahil ang salita ng Diyos at ang Diyos ay isa, at ang salita ng Diyos ang kaya magbago ng buhay ng tao or magbago ng tao. So, yan po ang ginagawa ng aking ama, number one. Number two, sa pangaral ng salita ng Diyos, bumabait po ang masasamang tao. Kaya ngayon po siya ay nag-iikot sa mga opisina ng gobyerno, nag-organize, ino-organize at nagpapatawag ng mga seminars para makapangaral ng salita ng Diyos sa mga government employees and government officials. Dahil pag ang tao nagbigay ng buhay sa Diyos, nagkakaroon po ng takot sa Diyos yan at hindi kumagawa ng masama, itinitigil ang mga illegal activities, corruption, kasi nagbabagong buhay. That is also part of the holistic anti-corruption activity. Ako po, inilagay ako sa PACC. Sweldo lang po ako. When I got appointed, I stopped all my businesses. Wala akong budget ang aking opisina. I am commissioner in charge of operations. Lahat po nakikita niyo operations ko. Gastos ko po yan. Ang meron lang po ako, sweldo ko. Ang staff ko, sweldo nila. Pero ginagawa namin ito dahil masaya kami dahil nagagawa namin na aming misyon at pagmahal mo ngayong bayan. Ito po ang ginagawa niyan. My brother, Mater Jeremiah po, has had a successful law practice for the last 10 years. And modesty aside, you know, he is the senior partner of their law office, the Belica Aranas Alim de la Cruz Law Office, who just moved into a bigger office in Ortigas just recently to accommodate their clients. And kikitain niya po rito sa sweldo niya po is far less than what they are already what he is already making in his law office. And nung pinag-usapan po namin to, sabi ko sa kanya, anyway, you know, may tatlong taon lang naman yan, after 3 years you go back to your law office and law practice, it's already there, you can go there. Tulong lang muna tayo dahil kailangan talagang merong umasikaso nitong ARTA dahil mahalaga to kay Pangulo. Kanina galit na galit naman si Pangulo and was talking about how government has been nagpapatagal, you know, things are getting stuck up in government offices. And you know, kailangan merong manghuli, kailangan may mag-monitor at kailangan may magsaayos ng mga technology systems at umikot para magsabi kung ano mga penalties at magsampan ng kaso.
So, yan po, tinanggap po ni Attorney Jeremiah at nagpapasalamat po kami sa ating Pangulo kay Senator Bongo sa inyo pong tiwala sa amin dahil, you know, basta belly ka, galit sa korap. And ito po ang, ito po, ako ito papangako ko po sa inyo in these last 3 years that I will show no mercy to corrupt officials. I don't care who you are, who you think you are, and how strong you think you are. If I get evidence against you, you're dead. Yan na lang po kasimple yan. I'll give it to the president. I'll file a case against you in the ombudsman. That is my mandate. I'll file, you know, ganun lang po talaga yon. And while I am here, that's what I'm gonna do. You have to kick me out to stop me. And yan din po ang pangako ng ating Pangulo. Wala siya sisinuhin. At yan din po ang laging bilin sa akin ni Senator Bongo. Sabi sa akin, you know, Greg, talagang wasi-wasi natin to. You know, so kailangan lang po namin dito report. Of course, hindi, you know, of course you will be given a chance to explain yourself. But, ebidensya lang po ako. I don't really care who you are. I don't really care kung kalabang kita, kampi kita, immaterial po sa akin yan. You know, I see the evidence. You ask for money. Pinatatagal mo ang proseso. Abusado ka sa impuesto. You're in position to enrich yourself. Corruption really must stop. And let us continue to support the president and push for the restoration of death penalty and to include corruption in death penalty as heinous crimes and as a heinous crime and simplify the justice system. So anyway, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay magbabalik muli sa Lunes, next week po ulit, sa Lunes, alas 7 ng gabi, sama-sama po nating i-report. At magsama-sama po tayo rito sa Isumbong kay Digong. Kasama niyo po ako, Greco Bellica. Dahil dyan lang po talaga ating pong dadali natin mga reports at complaint ba sa kompletong ebidensya. Kaya po itong aming appealing title. Dahil pagkatapos matanggap namin ang inyong mga report, wala na ho kami pupuntahan. Isusumbong lang namin kay Boss Digong yan. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong kaibigan, Greco Bellica, nagpapaalam. Salamat po.